Velasco sin spot. Save result. Ganun na naman. In your face dunk ni Nick Velasco kay Kapitan. Nang magsimulang pumasok ang mga PhilAms sa PBA noong mid-90s ay isa sa mga ito ang gumawa ng pangalan at ngayon nga ay tumatak na sa PBA. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang buhay ng manlalarong naging puhunan sa PBA, ang tangkad, depensa at sipag sa loob ng basketball court. Dahil nga sa galing sa loob ng shaded lane at matinik din sa 3-point area ay naging malaking bagay talaga ito sa mga napuntahang PBA teams. Halika, samahan mo kung talakayan ang buhay ng Saint Nick ng PBA, walang iba kundi si Nick Velasco. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Ang 6'6 forward na si Nicolas Saint Nick Velasco ay produkto ng Notre Dame de Namur University sa California, Amerika. Taong 1997 ay nagdesisyon na mag-apply si Nick Velasco sa PBA at kinuha nga ito ng Sunkist bilang kanilang second overall pick. Sa pagpasok naman sa PBA ay napakatunog na agad ng pangalan ni Velasco dahil marami nga noong nagsasabi na malaskati tipen ang laruan nito. Sa mga unang taon naman ni Velasco sa PBA ay nangapapa ito at tila hindi pang Scottie Pippen ang mga averages na 6.4 points, 5.3 rebounds, 0.8 assists at 0.7 blocks a game. Inamin nga ni Velasco na noong nagsisimula pa lamang siya sa PBA ay nilalamon lang siya ng buhay ni The Bull Nelson Asaitono at The Captain Alvin Patrimonio. Sa kupunan ngang ito ay mga naging kakampi din ni Velasco sina Ali Peak, Boy Beats Victoria, Kenneth Duremdes at Vergel Meneses. Taong 1999 naman ay nang mapunta ng San Miguel si Velasco at dito na talaga nakilala sa PBA at lubos na lumabas ang totoong laro ni Saint Nick. Sa pagpasok nga ni Velasco sa Beermen ay mas pinalakas pa nito ang noon pa mang dominante na SMB. Patunay nga sa pagiging solido noon ni Velasco at ng Beermen ay ang paghakot nito ng 6 na PBA championships. Sa champion team namang ito ay ilan lang sa mga nakasama ni Velasco sina Freddy Abuda, Olsen Racela, Dondon Ontiveros, Danny Siegel at Danny Ildefonso. Tila totoo naman ang sikat na tagline noon ng SMB na samahang walang katulad dahil sinabi nga ni Velasco na one of the best feelings ang experience niya sa SMB. Bukod nga sa abilidad ni Velasco na umiscore sa ilalim at 3-point area, ay lubos talaga na pakinabangan ng SMB ang pagiging tough defender at double-double machine ni Saint Nick. Sa kagustuhang mapalakas ang power forward position ay kinuha ng Alaska si Velasco kapalit ng high flyer na si Brandon Cablay. Sa pagdating nga ni Velasco ay nagkaroon ng inside-outside threat ang Alaska na nakakapag-ambag din sa depensa at pagkuha ng mga rebounds. Patunay naman ang impact ni Velasco sa Alaska ay nang maging isang malaking dahilan ito para talunin ang Talk and Text at kunin ang 2007 PBA Fiesta Conference title. Kasama naman ni Velasco sa kupunang ito na nakapag-uwi ng kampiyonato sina Best Import Rosel Ellis, Sanitos at PBA MVP Willie Miller. After nga ng nakuhang kampiyonato sa Alaska ay nagpalipat-lipat na si Velasco sa mga kupunang Wellcoat, Coca-Cola, Talk and Text at Santa Lucia Realtors noong 2010. Dahil naman sa iniindang tuhod at 14 years na paglalaro sa PBA, ay tila napagod na si Velasco at dito na nagdesisyong iwan ang PBA at bumalik sa Amerika. Makalipas ang 2 taon ay nagbalik basketball si Saint Nick bilang isang import sa ASEAN Basketball League para sa kupunan ng Malaysia Dragons. Sa ABL ay pinakita nga ni Velasco na bukod sa experience ay kaya pa din itong maglaro ng maayos na basketball, dahilan para magbalik PBA ito at maglaro sa Powerade Tigers. Hindi naman nagtagal ay nagbalik Alaska si Velasco kung saan sinabi nga ni Luigi Trillo na malaking bagay ang pagdating ni Saint Nick dahil magagabayan ito ang mga mas batang big men ng Aces. Sa Alaska ay halos hindi na lumalagpas ng 10 minutes ang nakukuhang playing time ni Velasco pero malaking bagay ang naibibigay nitong veteran presence at naibabahaging veteran smarts para sa Aces. Nadagdagan naman ng isa pa ang PBA Championships ni Velasco matapos talunin ng Aces ang Ginebra at iuwi ang 2013 PBA Commissioner's Cup title. Matapos ang 17 years ay tuluyan na nga nagpaalam si Saint Nick sa PBA. Sa buong paglalaro nga ni Velasco sa PBA ay may career averages ito na 8.8 points,
7 rebounds, 1.2 assists at may 30% clip sa 3-point area. Nakasama din si Velasco sa PBA Mythical First Team, PBA All-Defensive Team, 2-time PBA Mythical Second Team member, 4-time PBA All-Star, at nakapaglaro din para sa national team ng Pilipinas. Tila hindi naman sa basketball lang matinik itong si Saint Nick dahil napaibig din ito ang puso ng beauty queen na si Mafei Yunon at ngayon nga ay masaya nang nagsasama kasama ang kanilang mga anak. Kung gusto nyo pa pong malaman ang iba pang mga PBA player at beauty queens relationships ay ilalagay ko ang link sa description box below. After nga ng PBA ay naging general manager si Velasco ng City Club at itinatag ang Velasco Unlimited Skills Academy or BUSA. Taong 2015 ay naging playing coach naman si Velasco sa Field Sports Basketball Association para sa Laguna BUSA Warriors na siyang pagmamay-ari din ni Saint Nick. Nagbalik PBA naman si Nick Velasco bilang parte ng coaching staff ng Phoenix taong 2016. Tila ball is life naman talaga si Saint Nick dahil sa edad na 45 ay nagbalik uli ito sa paglalaro ng basketball matapos maging parte ng Pasig Santa Lucia Realtors sa MPBL. Inamin nga ni Velasco na gusto niya pa din umanong maglaro ng basketball, ma-share ang kanyang fruitful basketball experience at turuan ang mga mas batang manlalaro. Pagkatapos naman ng stint sa Pasig ay sa koponan naman ng Nueva Ecija napunta si Nick Velasco. Ako personally gusto ko talaga maglaro itong si Velasco dahil noon pa man ay relentless na mapa-opensa o depensa kaya nagtagal din ito ng 17 years sa PBA. Isa nga ito noon sa inside-outside weapon, one of the best rebounders at good import defender kaya naging importante talaga si Saint Nick sa mga napupuntahan itong mga PBA teams. Patunay nga sa pagiging buo ng loob ni Saint Nick ang mga buzzer beaters nito, especially noong time niya sa Alaska at Wellcoat Dragons. Ikaw ka Dribble, ano ang pinaka naaalala mo sa double edge weapon na si Nick Velasco? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solidong subscribers na nagsuggest ng topic nating ito. Salamat sa inyong suporta mga kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!